Good morning mga buddy. What's up mga paps? Mahit niya timprano Palawan at magandang umaga Bulacan. Shoutout muna tayo bago natin ituloy itong video na to. Shoutout kay O'Neil, kay Joe Pais Adventure, kay Legacy, 3GMT, Moto Joe TV, GTX Bad Moto, Echo Baliko, Kain Moto TV, Fate Rider PH, Motorab PH, at sa idol ko sa Palawan, Idol, Aye Motor Parts and Accessories. Sa NRB or yung NMAX Riders Bulacan, shoutout sa inyo. Sa PSR, sa grupo ko sa Palawan, Palawan Surprise Club. Good morning, shoutout sa inyo, ride safe lagi. At sa aming federation sa Palawan, Palawan Motorcycle Organization, shoutout mga boys. For today's episode, pag-uusapan natin yung helmet. So, pag sinabi kong pag-uusapan natin yung helmet, hindi lang natin basta i-review. Pag-uusapan natin, isa-isay natin, ano ba ang parts ng helmet. Meron sa isa ng helmet na to. I-disassemble natin siya mamaya para ipakita ko sa inyo. And then, kinds of helmet. Yung mga iba't ibang uri na helmet na ginagamit ng mga riders. Types of strap, yung mga ganito. Papakilala ko rin sa inyo yung tatlong klase ng strap na available sa mga helmet na nakikita natin. And then, ano ba yung DOT, ECE, at yung SNELL na bibihira natin marinig. Pag-uusapan din natin yun. So, stay tuned kayo mga paps. So kung napadaan ka rito, dahil napaklik lang, salamat, ituloy mo na rin yung video. Kung ikaw ay naghahanap ng helmet, nagsisearch ka ng mga videos ng review ng helmet, ayun, tamang-tama yung dating mo, tapusin mo yung video. At kung ikaw naman ay isa sa mga matatawag kong avid supporter ko, maraming salamat. Kung natin simulan, ipapakita ko muna kung paano siya i-disassemble dahil bawat part mamaya, ipapakilala ko sa inyo. So, kalas-kalasin muna natin. Madali lang tanggalin tong ano yung lens. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko rin dito Mamaya pag-uusapan din natin yung likes and dislikes ko sa helmet na to. At sakto-sakto naman dahil 1 week ko na siyang ginagamit. So makakapag-comment na ako ng kung ano talaga yung nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa helmet na to. So tanggalin yung visor. Tanggalin natin yung cheek pads. So meron siyang lock at ito. So proceed tayo mga paps. Unahin na natin itong pag-usapan yung parts of the helmet. Una, itong shell o yung outmost part ng helmet natin. Ang kadalasang gamit dito ng mga manufacturer yung fiberglass, polycarbonate, carbon fiber at Kevlar sa mga high-end na helmet. Dito naman sa Spider, ang gamit nila yung ABS. Ipa-plus ko na lang mamaya yung ano. Ibig sabihin ko, ano ibig sabihin ng ABS? Medyo mahirap. Bigkasin. Second part ay yung ito, yung EPS liner. Siya yung second layer ng helmet natin na gawa sa high density foam. So ito siya, makikita nyo. Ang purpose naman niya is i-absorb yung impact just in case shit happens, di ba? So, siya yung mag-absorb ng impact galing dito sa shell. So, proceed tayo. Yung third one. Third part ng ating helmet is yung comfort liner. So, ito siya. Kung yung EPS liner ay siya yung nag-absorb ng impact, ito naman eh
para mas maging komportable sa feeling natin, sa ulo natin pagkasuot natin yung helmet, dahil may foam siya at mas naka-fit siya sa ulo natin pagkasunod natin yung helmet. Isa sa purpose pala nito ay para i-absorb yung pawis natin pagka just in case pinagpapawisan tayo sa ride. So, washable siya. Pwede nyo siyang labhan anytime na medyo hindi na maganda yung amoy. Pero ang tip ko naman dyan, pagka maglalaba kayo ng ito, yung mga inner parts ng helmet natin, huwag nyong gagamitan ng fabric conditioner. Bakit? Kasi nga, mas nakakapagpabaho siya. So, pang-apat, yung cheek pads. So, yun nakalagay dito. Ang purpose naman niya is to, para hindi iikot, gagalaw yung helmet pagka sinuot natin. And same thing sa comfort liner, ganun din siya. Mag-absorb din siya ng pawis, pwede natin siyang labhan. Next part natin is yung visor. So, may iba't ibang klaseng visor. Itong akin ay kasama sa helmet yung titanium blue. So, bala ko rin siyang palitan ng clear kasi nga pagkagabi, mas maliwanag. Next part natin is yung ventilation. So, ito siya. Nasa harap. Itong nasa itaas. At yung exhaust niya dito sa likod. So, ano nga ba yung purpose itong mga ventilation na to? Siyempre, unang-una para pumasok yung hangin sa loob pagka if ever naka-close yung ating visor, hindi pa rin tayo masusuffocate sa loob. And then, pagka medyo umiinit yung ulo ninyo, lalabas yung singaw ng ulo natin, yung init ng ulo natin para hindi tayo umabot sa road rage dito sa likod na part. So, yung last part ng ating helmet, isa sa pinakamahalaga sa helmet natin. Last part ng ating helmet ay yung tinatawag na closure or retention system ng ano ng ating helmet, or mas kilala siya sa tawag na chin strap. Mayroon tayong ano tatlong klase ng chin strap. Yan yung quick release, the double D buckle, na kadalasang ginagamit sa mga pang-race na helmet. And then, dito sa Spider, ang gamit nila yung micrometric. Ito. Ang purpose naman ng chin strap, eh syempre, pagka may mangyari, wag naman sana, siya yung mag-hold sa helmet para hindi lumipad. Para safe pa rin yung ating ulo, hindi magagasgasan yung ating kapugian at yung ating kagandahan. Diba? Tama. Isa kayong sub-helmet. Mayroon tayong anim na kain sub-helmet. Mayroon tayong tinatawag na open face helmet or yung three-fourth helmet, ganun. Half-face helmet o yung brain bucket. Mayroon tayong modular or yung flip-up na tawag. Mayroon din tayong full-face helmet. Yan nga, yung gamit natin. Mayroon din tayong off-road helmet or yung motocross helmet na kadalasang ginagamit ng mga nagmamotocross, syempre. Dual sport helmet or yung tawag din sa kanya ay hybrid or yung crossover, kasi nga para siyang pwede siyang pang motocross, pwede rin siyang sa katulad natin na city riding lang. Mas proceed naman tayo kay DOT, ECE. So kung hindi niyo pa kilala, meron pang isa, si SNIL. Pero bago yun, kung naandyan ka pa, maraming salamat sa iyong pagstay. Pakilike na lang, subscribe, hit nyo yung notification bell para like yung updated sa lahat ng mga ginagawa ko. And tumatanggap din pala ako ng comments, suggestions para sa ika-improve ng aking ginagawa. So yun lang, proceed tayo kay DOT. Si DOT, meaning ng DOT ay Department of Transport. US base siya. So lahat ng mga binebentang helmet sa US, lahat ng ginagamit na helmet sa US, kailangan mayroon siyang certification ng DOT or ng Department of Transport. Dumako naman tayo kay ECE. ECE means Economic Commission for Europe. Ang ECE siya yung most common helmet safety standard na nire-require ng iba't ibang bansa, mahigit 15 bansa. Approved din siya
ng mga malalaking US motorsport tawag dito, event organizer, parang ganun, gaya ng AMA, FIM, MotoGP, marami pang iba. Pangatlo naman ay si Snell. So, hindi natin siya madalas nakikita kasi kadalasan nakikita natin sa mga helmet, DOT, ECE. Unlike kay DOT at ECE, si Snell ay non-government organization. So, private siya. Si Snell ay founded 1957 by William Pete Snell na isang sikat na race car driver noon. Namatay siya noong 1956 due to car accident doon sa mismong race na sinasalihan niya. So, kaya naisipan ng mga kasama na gawin yung mas matinding test ng helmet at ginawa nila yung Snell Foundation. Dito naman sa atin, mayroong Republic Act 10054 na requiring all riders, siyempre kasama yung OBR, bawal yung IBR, bawal, kasama yung OBR siyempre, long ride or short ride na gumamit ng helmet. At doon naman natin makikita yung ICC sticker dahil doon sa Republic Act 10054. Kumbaga dito sa atin, kung dahil may mga local manufacturer, minsan yung iba hindi na nakapagpatest sa DOT o sa ECE o sa Snell. Ang madalas natin makikita rito yung ICC kasi nire-require talaga yung mga manufacturer ng helmet at yung importer na dumaan sa kanila, mayroon din silang safety standard na sinusunod para magkaroon ng ICC. So, dumako naman tayo sa likes at dislikes ko dito sa helmet na to. Unang-una, yun nga, diba, kinalas natin to kanina. Isa sa pinakagusto ko talaga sa helmet pagka bumibili ako, lagi ko titignan kung pwede siyang tanggalin. Kasi nga, kailangan, siyempre pagka nag-ride, hindi man maiiwasan, pinagpapawisan tayo. Although may ginagamit akong balaklava, pero hindi pa rin sapat yun minsan. Dahil nga, siyempre, bukod sa pawis, pumapasok din yung alikabok, so from time to time, kailangan din natin laban yung ating comfort liner tsaka yung cheek pads. And then, isa yung air ventilation natin, yung ventilation. Pasok siya dito sa pinakaharap, kumbaga talagang dediretso yung hangin dito sa loob. And then, ito medyo malaki. Kaya yun yung isang pinakalagustuhan ko rin dito. Mas malaki yung pasukan ng hangin dahil sinasalo-sal itong parang cover niya. And then, ano ba yung ito, yung visor niya, madaling tanggalin. Pinakita ko na nga sa inyo kanina. So kasi ako, pagka nasa ride, lalo na tinaabot tayo ng madaling araw, hindi maiwasan yan na pagka umaga, nakikita natin yung helmet natin, maraming dumikit na kulisap. Ginagawa ko yan, tinatanggal ko lang yung visor and then puhugasan and then may pupunasan ng microfiber para hindi naman lagi nagagasgas yung lens. So isa rin ito sa mga nagustuhan ko, yung chin strap niya, yung kanyang micrometric chin strap. Kasi nga napakadaling tanggalin. Aangat mo lang to, then tatanggal na siya. Hindi naman siya matatanggal ng basta-basta kung talagang hindi mo siya aangatin. Dahil bakal din naman to, matibay din naman tong material na ginamit nila rito. So yung ayaw ko naman dito, napansin ko parang masyadong malambot yung kanyang foam sa cheek pads. Hindi ko alam kung magandang quality ba siya na napili ng Spider para gamitin dito. Pero ang pangamba ko lang, kasi baka katagalan, numaan siya, numipis. So sana yun, huwag naman kasi gusto ko rin eh, kasi pagka nasa nakasuot na yung helmet eh, ramdam na ramdam mo rin naman yung komportable ka talaga. Isa pa sa ayaw ko ito, kasi maliit yung, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Yung isang helmet kasi medyo malaki yung ganito niya kasi nakaano sa may bantang ilong. Kasi ang purpose naman yan, maiiwasan yung magkaroon ng fog o moisture sa loob kasi pagka humihinga tayo, syempre
inaabot tayo ng red ng gabi o madaling araw, medyo malamig din panahon, malamig na rin dito. Pagka humihinga kasi tayo, yung pag-exhale natin, pagbuga natin ng hangin, magkukos siya ng fog dito sa helmet. So kung mayroon sanang mas malaki nito, may tutulak niya pababa yung pagbuga natin ng hangin, hindi na siya magkakaroon ng, ano, ng moisture or fog sa loob. And then, ito, medyo masyadong maliit yung kanyang exhaust. Matagal yung pagsingaw ng init ng ulo natin dito. Hindi, parang ano lang, parang mas, for me, kasi parang mas okay sana kung medyo mas malaki yung laki ng konti yung, kasi maliit lang talaga sa loob eh. Kung mas malaki sana ng konti yung exhaust ng kanyang ventilation. Then, so far, wala naman ako ibang ayaw dito. Ah, ano nga pala, naalala ko. Since gamit ko na rin siya ng 1 week, pagka naka-open ako, malakas yung kanyang wind noise. Hindi katulad ng isang helmet ko, eh, ino-open ko rin naman. Hindi naman ganun kalakas. Ito parang sumisipol siya, alam niyo yun. Pagka nakasarado, okay naman, tahimik na tahimik. So yan mga paps, kung nag-stay kayo hanggang dito sa puntong ito, maraming maraming salamat sa inyo. Sana lagi ko yung makita sa mga videos ko, sa mga comment section ng mga videos ko. And then lagi ko naman kayong sinashoutout. Yung shoutout ko naman na ginagawa eh, hindi naman yun dahil sa gusto ko lang kayong shoutout o kumbaga yung iba sabi nga nila, ba't yan ang shoutout, hindi ka pa naman sikat. Hindi naman sa porkit hindi ka pa sikat, hindi ka pa monetize eh, hindi ka na pwede mag-shoutout. Sa akin kasi yung shoutout na ginagawa ko is my way of appreciation sa mga support na binibigay nyo sa akin. Kaya lagi ko rin kayong binabati dahil doon. Dahil gusto ko kayong pasalamatan sa support na binibigay nyo. So kaya laging may shoutout yung aking mga videos. Ito mga last videos na ginagawa ko. So yun mga paps, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na videos ko. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, subscribe at hit nyo yung notification bell. Ilagay nyo sa all para lagi kayong updated sa lahat ng mga ginagawa ko. Bye! Ride safe!